Kakaiba ang trick or treat sa Camarines-U na nagbigay saya sa mga bata at maging sa matatanda. Sa Iloilo naman, nahuli ka ang pambubugbog ng tatlong lalaki sa isang biktima. Darito ang unang balita. Nahulikam ang pagguyog sa isang lalaki sa plaza ng Haniway, Iloilo. Sa video, makikita ang tatlong lalaki habang pinagtutulungang suntukin ang biktimang kinilalang si Joshua Kanha. Natigil lang ang gulo nang dumating ang mga polis. Ayon sa biktima, nakaupo siya sa isang bangko nang lapitan at pagsusuntukin ng mga suspect na kinilalang si Ryan Marbebe, Joel Piotena Jr. at isa pang hindi pinangalanan. Base sa investigasyon, tatinang may alita ng mga sangkot at napagtripan daw ng mga suspect ang biktima. Kinasuhan na ang mga suspect na sina Arbebe at Piotena habang ang minor de edad na suspect naman ay itinurn over sa DSWD. Wala silang pahayag. Sa Naga City, Camarines Sur, ilang araw bago ang undas, tumagsa ang mga batang naka-Halloween costume para mag-trick or treat. Pero may twist ito. Imbes kasi na sila ang manghingi ng treats, namigay sila ng mga candy, chocolates at laruan sa mga kapwa bata at maging sa matatandang kanilang nadaraanan. Ayon sa organizer, regular na nilang ginagawa ang ganitong programa dahil layo nilang maipakita sa mga bata ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Yan ang unang balita. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.